So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia Nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ito na nga po guys, marami pong mamamayang Pilipino, mga katulad natin po, ang nakapansin sa ginagawa pong mali ni Vice President Sara Duterte sa pag-tolerate po dito sa kanyang ama at sa kanyang kapatid na tila baga hindi na po asal tao ang ginagawa sa ating bayan. So maraming mamamayang Pilipino ang nakapansin po na parang hinahayaan lang po ni Vice President itong mga kawang gawa ng kanyang kapatid at ng kanyang ama na si former President Duterte. So recap tayo guys ha, short recap lang to. Kung maalala nyo, bago tayo pumunta sa punto, magkaroon lang muna tayo ng short recap. So kung maalala nyo guys, di ba itong si Baste, si Mayor Baste Duterte, sinabihan po si President Bongbong Marcos na tamad at eventually sa pinakadulo ng kanyang statement abay pinagre-resign niya na po itong ating Pangulo. And then ito namang ginawa ni former President Duterte, tinawag niya pong adik, bangag, nasa narcolist, nasa PIDEA ang pangalan nitong ating presidente. So in short, mayroon tayong presidenteng adik. Yan po yung maanghang na salitang binitawan ni former President Rodrigo Roa Duterte. So ito na nga guys yung pinakapunto dito. Napansin po ng mamamayang Pilipino na bakit tila baga parang hindi bumoboses or hindi pinagsasabihan ni Vice President Sara Duterte itong kanyang kapatid at itong kanyang ama. So ang lumalabas dito is parang tinotolerate po ni Vice President itong mga hindi tamang gawa, kawang gawa ng kanyang ama at ng kanyang kapatid. So if you will remember also guys, 'di ba sabi ni Vice President Sara Duterte na ayaw niya nang namumuliti ka. Yes, totoo guys, sinabi niya na ayaw niyang namumuliti ka. Pero yung kanyang ginagawang pag-tolerate sa pagbibitaw ng maanghang na salita ng kanyang ama at ng kanyang kapatid, kahit nga itong si Pulong, di ba? It is a one of the way na parang tinotolerate niya nga at namumuliti ka. So way po yan, yung pagtotolerate niya, another term po yan ng pamumuliti ka. Kasi ang akala niya sa paninira na ginagawa ng kanyang kapatid, ng kanyang ama, ang akala niya, abay plus point yun sa kanya, malaking benefits yun sa kanya. Yun po yung akala nila na sa pamamagitan ng pagsira ng reputasyon ni President Bongbong Marcos, ng pangalan ng Administrasyong Marcos, abay magkakaroon sila ng yung spotlight sa politics na hahangaan sila ng mamamayang Pilipino. Kasi guys, alam nyo, yung Pilipino, sawa na yan guys sa siraan. Ang gusto nila, yung progress, fostering, building the nation, yun yung gusto ng mamamayang Pilipino, yung pag-unlad ng ating bayan. So, inaakala kasi nila guys na baka sa paninira ni VP Inday ng kanyang kapatid ng kanyang ama, abay ma-build up, mahubog yung kanyang pangalan, which is, you know, it is a wrong move, not a win-win solution. So anyway, ito na nga, dito na tayo guys. Ang mamamayang Pilipino na mismo ang nagsalita. Humingi po guys ng kahit konting, you know, pasabi na baka naman VP Inday, pagsabihan mo naman po ang iyong ama na itigil na to, lalo pat nabalitaan ng mamamayang Pilipino na mayroon pong prayer rally na naman again doon sa Cebu. So second prayer rally doon sa Cebu. And alam na po ng mamamayang Pilipino yung magiging eksena doon na baka magkalat na naman po ang kanyang ama. So sinabihan na po ng mamamayang Pilipino, nakiusap na po ang mamamayang Pilipino na baka naman po Vice President, pagsabihan mo yung iyong ama. Yan, nakiusap po yung yung mamamayang Pilipino. Kaso, 'di ba? Ito yung sinagot sa kanya. Ito yung sinagot ni VP Inday sa atin, sa ating mamamayang Pilipino. Ang sabi niya, no comment. No comment, guys. No comment si Vice Presidente Sara Duterte sa mga panawagan sa kanyang kumbinsihin sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Davao City Mayor Sebastian Duterte, ang kanyang ama at kapatid na tigilan ang mga tirada laban kay Pangulong President Bongbong Marcos. Inumuna ako guys. So diba sabi niya no comment.
So, yung mamamayang Pilipino, abay parang nagtaka na. Diba? Nagtaka na sila kasi okay lang sana kung once na sinabi niyang no comment, pwede pa nating pagbigyan yon. Kaso yung no comment na, niya na yun na answer, abay parang paulit-ulit na kahit sa ibang tanong. Kaya nga, bukod sa napansin nilang tinotolerate ni VP Inday itong kanyang ama, abay parang nakikitaan din ng mamamayang Pilipino na itong si Vice President Sara Duterte ay walang kaalam-alam. Kasi guys, okay lang sana, sige palagpasin natin dyan na wag siyang mag-comment sa usapin ng ano, kasi sa pwede niyang gawing dahilan na nirerespeto niya ang views, opinion, perception, beliefs ng kanyang ama or kapatid. Pwede niyang sabihin yan dito sa part na to. Pero guys, dito ha, pansin niyo, kita niyo yan? Oh, walang komento si Vice President Sara Duterte sa hirit ng kanyang amang humiwalay sa Mindanao sa Pilipinas. So napansin nyo guys, no comment na naman po ulit itong si Vice President Sara Duterte sa usaping secession, separation ng Mindanao dito sa Republika ng Pilipinas. Okay, pangalawang strike na yun guys ha, tandaan nyo, pangalawa na yun. Ngayon, balikan natin yung usapin dito sa West Philippine Sea. Nagkaroon ba siya ng comment? Diba? Wala. Wala na naman guys comment itong si Vice President Sara Duterte sa usapin ng West Philippine Sea. Diba? Ang dami niyang pinapasukan na issue sa SMNI. Dito sa about sa issue ng red tagging. Dito sa issue ng yung madami pinasukan na issue itong si Vice President Sara Duterte. Hindi ko na lang matandaan yung lahat ha. Sa usaping confidential funds, sa usaping ICC, madami yung issue na pinasukan itong si Vice President. Kaya nga po guys, nakakapagtaka na itong mga mahalagang question, abay no comment siya. So, you know, napapansin ang mamamayang Pilipino na bukod sa tinotolerate ni Vice President Sara Duterte, itong mga maling gawa ng kanyang ama at ng kanyang kapatid, abay napapansin din po ng mamamayang Pilipino na sa bawat issue, parang tila baga walang alam itong si Vice President Sara Duterte. So, hindi ko naman pwedeng sabihin na play safe siya or else talagang you know, may tolerance, mayroong pagtotolerate na nangyayari at the same time kaya siya no comment sa mga tanong sa kanya, it is that because wala siyang alam. Diba guys? Kasi kung pares kay President Bongbong Marcos, nung tinanong siya ng mainstream media na ano yung comment mo na tinawag ka na nasa narcolis ka daw, ganyan-ganyan. Diba nagsalita si President, lahat ng mga question na binabato or mga tanong ng mainstream media dito sa ating presidente, abay sinasagot naman po ni President Bongbong Marcos. Ngunit dito sa ating vice presidente, yan po yung hindi ko mawari kasi no comment siya palagi. Oh, recently, tinanong din siya about sa relasyon nila ni President Bongbong Marcos. Sumagot siya. Pero nung tinanong siya sa relasyon nila ni First Lady, no comment na naman. Kita nyo ha, VP Sara, okay kay PBBM. Pero no comment dito kay First Lady Liza Araneta Marcos. So naalala nyo guys, nung hindi po pinansin ni First Lady habang palipad po ata ng ibang bansa itong si President Bongbong Marcos. Hindi pinansin ni First Lady kasi guys, napaka-hipokrito naman ng ating First Lady kung masama yung loob niya sa isang tao tapos makikipagplastikan siya. Diba? So, pinapakita lang po ni First Lady, you know, yung natural way, yung natural niyang pag-uugali. Ang pangit guys, maging plastic. Diba? Eh, tingnan nyo, kaya nga no comment itong si VP Inday sa relasyon nila ni First Lady kasi nga alam niya may lamat. Eh, pinakitaan na siya ng ano eh, na talagang, bahala ka dyan. Yung ganun, si First Lady, sino ba namang hindi masasaktan? Ang dami niyong tirada. Tapos, you know, magpapansinan pa kayo. Eh, iba kasi si President Bongbong Marcos kasi pagtrabaho-trabaho, ito yung feelings ni First Lady. Nagpapakatotoo lang po itong ating First Lady sa kanyang nararamdaman at kanyang emosyon. At alam ko naman guys, na itong si Vice President Sara Duterte nakikipagplastikan dito sa usapin sa relasyon nila ni President Bongbong Marcos. Alam ko yan guys, halata naman, 'di ba? So anyway, yun nga po guys, yung napansin ng mamamayang Pilipino na parang may pagtotolerate
itong si VP Inday at medyo walang alam sa bawat issue. Kasi natatakot ang mamamayang Pilipino, guys, once na maging presidente itong si VP Inday. Kasi, you know, palaging no comment. Baka malay nyo, isang araw, hindi na natin namalayan sa usaping West Philippine Sea, abay binigay niya na yan sa China. Kasi wala siyang, wala siyang komento, di ba? Malalaman na lang natin, tumitirada na pala. Baka malay mo, hindi natin alam, yung Mindanao, nakaseparate na pala. Di ba? Ganun po. Kaya dapat sana, kahit man lang small issue, abay, nagko-comment sana itong si VP Inday para naman malaman ng mamamayang Pilipino yung kanyang thoughts. Di ba? Eh, bawal, pangit guys, maging neutral kasi kapag naging neutral ka, it only means na parang sumasandal ka sa, dyan sa mga masasama, sa mga oppressor. So, nagigets nyo ba ako, guys? So, anyway, yun lamang ho, guys, at it's me again, si Mimalicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.